Bibigay ko sa inyo ang ating pinakamamahal. At lagi ring nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kapatid na Eranyo Jim Analo. Galang-galang na pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ginoong Salvador Laurel, at ang kanyang magandang baybahay, si Mrs. Celia Laurel. Pagalang-galang na Speaker Ramon Mitra, mga panauhin ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipong ito, at mga minamahal na mga kapatid, na nanggaling para sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kasama ng ating mga kapatid na nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Diyos dahil sa kanyang niloob na maluwalhati natin masapit ang 75 taon ng kaarawan ng Iglesia. Salamat sa maraming at magagandang mga pangungusap na binigkas dito ng ating mga panauhin, lahat ng kanilang mga papuri sa Iglesia ni Cristo, ngayon ay ating iniaalay na lahat sa dakilang Diyos. Ano po ang kahulugan ng pagdalo sa ating pagtitipon ng ating mga panauhin na mga pinuno ng pamahalaan, na bagamat hindi sila mga kaanib sa Iglesia, sila ay nakikiisa sa ating pagdiriwang. Hindi po sa dahilan, gaya ng binanggit na ang pangalawang Pangulong Laurel, na nais nilang pag-isahin ang Estado at saka ang simbahan. Hindi po, kundi ang ibig lamang nilang ihayag ay kinikilala nila ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtamasa ng kalayaan ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ang mga kagalang-galang ng mga pinunong ito ay meron pong pantay na pagtingin sa lahat ng relihiyon, maging nasa mayorya o nasa minorya. Naalala ko tuloy ang sinabi ng naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas
ang naging Presidente Carlos P. Garcia na malimit na dumadalaw sa ating tanggapan na naroon pa sa San Juan. Marami raw ang nagsabi sa kanya at nagtanong, Presidente Garcia, bakit ka pumupunta sa mga pagtitipo ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam na yan ay isa lamang minority church sa Pilipinas? Hindi ko malilimutan ang sagot ng naging Pangulong Garcia. Ang sabi niya, oo, sila ang minorya ngayon. Pero ano malay natin, baka bukas makalawa, sila naman ang nasa mayorya. Tingnan ko kayo, pati nang hindi ko mga nakikitang hindi nakapasok dito, na alinsunod sa taya ay mahigit ng isang angaw ang bilang, eh para bagang tayo nga ang nasa mayorya na. Alam nyo, merong isang pilyong nagsabi sa akin yan, hindi ho ba tayo tutuloy sa EDSA? Ang sagot ko ay sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ho lamang sa EDSA. Pagkatapos ng pagtitipong ito, tuloy-tuloy tayo sa kani-kanyang lokal. Mga magulang at mga kapatid, naibigay ko na po ang mensaheng espiritual para sa lahat ng Iglesia ni Cristo noong araw ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Pero ngayon naman ay ipahintulot ninyo na aking talakayin ang nakatawag ng pansin sa aking isang panawagan mula sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Information Agency, na ang sabi sa panawagan, magkaroon ng pananalig sa Pilipino. Have faith in the Filipino. Dapat daw labanan ang paniniwala na ang mga Pilipino ay likas na mahihirap at mahirap na raw umasenso, lalo na't isasaalang-alang ang korupsyon at ang graft. At kung ating susuriin, ay masasabi nating tunay nga yatang kawawa ang mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isa sa pito sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas po ay nakabaon sa utang. Merong mahigit o humigit kumulang sa 28 bilyong dolyar na kung isasali natin sa bawat Pilipino ang utang na yan, ay may utang tayong tiksa 10,000. Paano natin mababayaran samantalang ang 60% hanggang 70% sa Pilipinas ay nabubuhay sa tinatawag na below poverty line? Ibig sabihin ay nasa uring mahihirap ang 70% ng mga Pilipino, samantalang 81 pamilya lamang alinsunod kay Senate President Salonga ang may control sa yaman ng ating bansa. At ang kahabag-habag sa Pilipinas na hindi ko naman ibinibigay ang sisi kung kani-kanino ang nakakaawa sa Pilipinas
ay hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig ay balita ang graft and corruption sa ating pamahalaan. At marami rin ang nagsasabi, at ito po ay dapat patunayan, na sa Pilipinas ay maraming paglabag sa karapatang pangtao. Violation of human rights. At ang nakakahindik, ang katagang Pilipina ay binigyan ng kahulugan ng mga taga-ibang bansa na maid o atsay o katulong. Kaya ang ating pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa pagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig, kung hindi man namamalimos, pagpatawad na sabihin ko, ay naghahanap po ng mauutangan. Bakit ko po binanggit sa inyo ang mga bagay na ito na ang dapat sanang bumanggit ay ang mga nagsalita kanina? Ang Vice Presidente Salvador Laurel, na ayon sa kasabihan ay isang tibok ng puso lang ang agwat sa panguluhan. Bakit ko binanggit sa inyo ang suliraning ito ng ating bansa? Sapagkat itinatanong natin ngayong umaga, sa kalagayang ito ng Pilipinas, ano naman ang naibigay na kontribusyon ng Iglesia ni Cristo sa ikauunlad ng Pilipinas, ikararangal ng Pilipino, at ikabubuti ng ating lipunan? Ang sagot, ang pangyayari sa Iglesia ni Cristo ang magpapatunay sa kakayahan ng Pilipino. Maaring umunlad ang Pilipino, maaring dumakila ang Pilipino. Ano po ang katunayan niya? Hindi ho ba ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas? Hindi ba ang Iglesia ni Cristo ay sinimulan ng isang Pilipino? Hindi ba kayong karamihang mga naririto ngayon na nagtataguyod sa iglesia ay mga Pilipino? Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula lamang sa isang tao na walang anumang katangiang panglipunan ng may pagmamalaki. Wala hong tumulong sa kanyang mga kamag-anak. Pinagtulong-tulungan siya na bakahin ng mga naglalakihang mga relihiyon. Subalit sinagupan niya ang lahat ng mga balakid na ito, at ngayon ang Iglesia ni Cristo sa kanyang 75 taon ng kaarawan ay hindi lamang tumubo kundi lumago, at ngayon ay merong mahigit na 4,000 mga lokal. Ang ibig sabihin ko ng lokal, sa katapat niyan sa Iglesia Katolika ay parokya, o gaya ng sabi ng ating pangalawang pangulo kanina ay balangay o chapters. Yun po ang mga lokal, mahigit na 4,000 mga lokal, na merong mga lokal na ang kaanib ay 6,000, 7,000, 8,000. Subalit ano po ang nakapagtataka rito? Samantalang ang mga malalaking relihiyon, katulad ng iglesyang nakararami sa Pilipinas,
katulad ng iba't ibang sekta ng mga Protestante at iba pang mga pangkati ng pananampalataya. Sila po ay imported. Yung malalaking relihiyon, nagpapadala ng misyon sa Pilipinas. Kaya yun hong mga kaanib nila rito ay tumatanggap ng suportang pinansyal sa mga dayuhan. Pero ang Iglesia ni Cristo ay kabaligtaran. Ang Iglesia ni Cristo mula sa Pilipinas ay nagpapadala ng iba't ibang misyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Gaya ng mga nabanggit na rito sa itaas, ang Iglesia ho, bukod sa Pilipinas, ay nasa 65 mga bansa na mayroong 365 na mga dako ng pagsamba. Ang ating tanong ay, papaano tinutustusan ng Iglesia ni Cristo ang pagpapalaganap nito at ang pangangalaga sa matatag nitong pananatili? Napakarami hong pinagugugulan ng Iglesia. Isa na ang pagsuporta sa may 3,500 na mga ministro at mga manggagawa na ang kanilang mga pamilya, kasama sila, ay sinisikap ng Iglesia na mabigyan ang bawat isa ng maayos na tahanan. Gumugugol ang Iglesia sa kanyang pagpapalaganap, sa pagpapadala ng misyon gaya ng nabanggit ko sa inyo, at pinagugugulan ng Iglesia ang pagmamantini sa mga pagsamba at pangangalaga sa kanyang mga kaanib. Pero ang malaking bahagi ng pananalapi ng Iglesia ay ginugugol sa pagtatayo ng malalaking sambahan, kasama na ang pagbili ng lupa na pinagtatayo nito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano ang pagpapagawa ng Iglesia ng ganitong mga gusali. Halimbawa ho, noong taong nakaraan, 1988, ay nakapagpatayo ang Iglesia ng 148 na mga konkretong mga gusaling sambahan. Ngayon naman sa taong kasalukuyan, mula lamang noong Enero hanggang sa kasalukuyang buwan, nakatapos na tayo ng 83. Ngunit, ang nakapagtatakahuriyan, ang kasalukuyang ginagawa pa, tangi rin sa mga natapos na 323. Na may kabuang 554 sa loob lamang ng 2 taon dito po lamang sa Pilipinas. Kakaano naman ang halaga ng kapilya ng Iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral ay mahigit lang 100 milyon. Yun hong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Ano pa ang ibang pinagugugulan ng Iglesia? Meron po itong itinataguyod na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagmamanggagawa. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasi mag-aral. Wala na ho may gustong mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo ay kasalukuyang ipinagbibili sa Iglesia.
Hindi ko lang nakatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron din mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero dito lamang sa Pilipinas, eh meron ng 1,000 ngayon at 102 ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Binanggit ho ng mga nagsipagsalita, katulad nila Speaker Mitra, ang ating proyekto sa pabahay at sa pagpapaunlad ng pamayanan. Ito ho ay matagal na nating ginagawa, pero hindi tayo nag-iingay. Ginawa po natin ito para tumulong sa malubhang suliranin sa pabahay dito sa ating bansa, para mabawas-bawasan ang bilang ng mga squatters na dito lang sa Metro Manila ay mahigit hong 2.5 milyon ang bilang ng mga squatters. Meron din hong proyekto ang iglesia sa Kawanggawa, at yan ay alam ng lahat ang lingap sa mamamayan, sa kapatid at sa hindi kaanib sa iglesia. Ang tanong ko sa inyo ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino, ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit na saang bangko. Ang iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas, ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, mag-iwahiwalay na tayo. Kaya o sa atin walang gigipit na World Bank, kahit ng IMF, at lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Saan ho lang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kaanib sa mga araw ng pagsamba. Na ang karamihan sa mga kaanib na yan na siyang sumusuporta sa iglesia ay mga mahihirap. Pero kitang-kita ang kayamanan sa pananampalataya.
Yun hong inyabuloy ng mga kapatid ay sinisinop ng pangangasiwa ng iglesia. Wala hong graft and corruption. Pero tignan ninyo ang sitwasyon ng iglesia sa kanyang kalagayan. Ito ang tunay na transparent. Nanganganinag, kitang-kita mo kung saan napupunta ang inyaabuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Alam nyo, merong isang pilyong magazine na naglatala ng isang artikulo para siguro dumami ang sirkulasyon ng magazine nila. Bilyonaryo raw ang Iglesia ni Kristo. Malaki pa raw sa mga korporasyon ng mga multinational sa Pilipinas, katulad ng San Miguel. Malaki pa raw sa National Power Corporation. Ang sabi ko, eh kung ganyan ang pagkakilala nyo sa Iglesia ni Kristo, bakit hindi ang gawin yung presidente ng Pilipinas, Iglesia ni Kristo, para mabayaran? Sinabi yun, eh para mabayaran yung utang ng Pilipinas. Pero alam nyo, mga kapatid, alam ninyong lahat, ang Iglesia ni Kristo ho ay hindi organisasyon pampolitika. Ito po ay purely religious. Kung tayo man ay nagkakaisa sa pagboto, hindi ho pakikialam sa politika. Karapatan naman nating bumoto eh. Ang diferensya lang sa iba, kung hindi magawa ang magkaisa, kaya inaatake yung pagkakaisa ng iglesia. Yun ho politika, ipaubaya na natin kina Vice President Laurel, kina Speaker Mitra. At sa iba pang mga matataas na pinunong naririto na kwalipikadong kwalipikado para mamahala po sa ating gobyerno. Kaya yun hong sinasabi nila ng iglesia ay mayaman at milyonaryo, ang totoo, ang Iglesia ni Kristo ay mayaman sa tulong ng Diyos at sa mga tapat na mga kaanib. Ano pa ho ang kontribusyon ng Iglesia para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas? Tangi sa larangan ng pag-unlad, ang Iglesia ni Kristo ay tumutulong sa peace and order ng ating bansa. Ang mga kaanib ho sa iglesia ay tinuturuan, una, maging tunay ng mga Kristiyano, pagkatapos ay maging mabubuting mga mamamayan, masunurin sa batas ng Diyos, sa batas ng pamahalaan. Dito ho ay inaalis ang mga bisyo, ang droga, pinagbabawal, hindi ho'y pinahihintulot ang diborsyo, ang pagsasama ng hindi kasal, ang live-in, yung muon mga nahuhulog sa hindi matuwid na pamumuhay ay pinapayuhan. Meron din ng mga backsliders na kakaunti. Sila ho ay pinagtutulong-tulungan na ibangon at ituwid ng mga mitungkulin at ng mga ministro. At kung ayaw nilang magbago, sila ho ay dinidisiplinahan, itinitiwalag sila sa iglesia. Pa
Kamakailan po ay mayroong panawagan ng Catholic Bishops Conference ng Iglesia Katolika na labanan daw ang graft and corruption sa gobyerno. Ang sabi ko naman, bakit hindi nila sabihin sa kanilang sarili? Ang ibig kong sabihin, sila ho ang may tungkulin na akayin sa buhay espiritual ng tao. Itaas ang moralidad ng tao. Sa halip na sisihin nila ang kung sino-sinong mga tao ng gobyerno, sisihin nila ang kanilang kakulangan ng kaalaman at kapangyarihan sa pag-akay sa tao sa tunay na kabanalan. Bakit hindi rin nila disiplinahan ang kanilang mga kanib? Ang inaalala ko lang, kung sila yung magtitiwalag, baka walang matira. Alam nyo, sa iglesia ay ang mga kanib ay hindi sumasama sa mga magugulong demonstrasyon. Yun yung ating paaralan ay hindi nasara dahil sa boykoteyo. Kasalukuyan ho ay mayroong boykoteyo ang mga public school teachers. Meron pa ang welga ang mga estudyante. Hindi ho nangyayari yan sa paaralan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho dahil sa napakataas ng kanilang sahod, kundi mataas ang pagkakilala nila sa kanilang paglilingkod na itinuturing nilang paglilingkod nila una sa Diyos, ikalawa sa kanilang kapwa-tao. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo hindi umaanib sa alinmang unyon ng mga obrero. Pero huwag kayong magkamali, hindi ang ibig sabihin ang Iglesia ay anti-labor. Paano magiging anti-labor ang Iglesia? Ang karamihan sa mga kaanib niya ay nasahanay ng mga manggagawa. Pero hindi sila umaanib sa unyon sapagkat ang Iglesia ay kalaban ng karahasan na kalimitang nagaganap sa mga welga. Ang mga kaanib sa Iglesia ay meron ng kinaanibang unyon. Ang unyon ng Iglesia ay ang Iglesia mismo. Kaya pagka ho merong suliranin ang mga manggagawang Iglesia ni Cristo sa alinmang kumpanya o pagawaan, ang opisina ho ng Iglesia ang gumagawa ng representasyon sa management para huwag namang apihin ang mga manggagawang Iglesia ni Cristo sa ganyan nagkakaroon ng industrial peace, nagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng management at saka ng mga manggagawa. At higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo bilang abuli niya sa peace and order ng bansa ay hindi ho nakikialam sa mga taong labas. Wala kayong makikita ang mga ministro, kahit pa mga kaanib na miyembro ng NPA. Ang totoo, nakikiramay ako sa ipinakikipaglaban ng mga taong yan na ang karamihan ay dahil sa kaapihan ng mga mamamayang Pilipino. Tama ho ang kanilang simulain, lamang mali ang kanilang pamamaraan sapagkat ang Iglesia ay tunay na kalaban ng karahasan na siyang tanging paraan ng komunismo para mabago ang gobyerno sa isang bansa. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi ho kailanman sasalib ang Iglesia sa isang ideolohiya na labag sa simulain ng Kristyanismo, ang ideolohiya na walang Diyos na siyang ibinabandila ng mga komunista. Hindi tayo sasama riyan. Kaya anong ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo pagka sila'y nililigaling, pagka sila'y pinipinsala? Sila po ay dumudulog sa Diyos. Nananalangin sila sa Diyos. Pagkatapos, ay dumudulog sila sa
mga pinuno ng pamahalaan, humihingi sila ng proteksyon sa gobyerno. Ang tingin ko ay hindi ho masama yan. Dahil sa merong ilang mga pinuno na bakit daw ang pamahalaan ay nagbibigay ng proteksyon sa iglesia para daw merong pinapaboran ang gobyerno. Wala hong nilalabag ang iglesia sa simulain ng paghihiwalay ng Estado at saka ng simbahan kung sakali mang lumalapit para humingi ng proteksyon sa pamahalaan sapagkat ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay kasama rin ng mga mamamayang Pilipino. Alam nyo ay meron pang pupuntahan ang ating mga panauhin. Hindi natin hahabaan ito. Pero bago ako magwakas, ito pong mga binanggit ko sa inyo, kaya ko lamang sinabi para ialay sa bansang Pilipinas ang nangyari sa Iglesia ni Cristo, ang pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo, na kung gusto nating makamtan din ng bansang ito na Pilipinas na ating pinakamamahal, bakit hindi natin akitin ang lahat ng mga mamamayan magsama-sama sa Iglesia ni Cristo kasama na ng ating mga panauhin. Para lasapin natin ang tunay na biyaya ng kaunlaran at kadakilan ng bansang Pilipinas. Salamat sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.